sa pag-iikot ng panahon at sa mga lumipas na mga Pinoy boxing legends na nagbigay ng karangalan sa bansang Pilipinas. And here we go, left to the body. Oh, right in the wrist shot there. Always... Iba't ibang era at iba-iba rin ang binigay sa ating alaala. At sa kaliwat ka ng pag-usbong ng mga bagong boksingero ng Pilipinas na inaasahang magiging world champion at mamamayagpag tulad ng level na narating ni na Filipino Flash Nonito Donaire o ang superstardom na narating ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Maaaring malabo na ulit tayo magkaroon ng Manny Pacquiao dahil sa napaka-imposible na mga accomplishments na nagawa ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ngunit meron at meron pa rin na magpapahanga at magiging pamoso na magwawagayway ng bandila ng Pilipinas. Sa katunayan sa mga oras na ito, marami na ang Pinoy boxers ang kinikilala ng international boxing fans tulad nina IBF at WBA Super Bantamweight Champion Marlon Tapales, former IBF Super Flyweight Champion Jerwin Ancajas, former WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo, at ang 3 Division World Champion John Riel Cuadro Alas Casimero, at marami pang ibang lumalaban na kilala sa Amerika. Ngunit patuloy pa rin tayong nag-aabang kung sino ang susunod na susubaybayan ng mga Pinoy fight fans. Merong isang boksingerong tubong Agusan del Sur na tinatawag sa alias na Silent Assassin. Isang orthodox fighter na kasalukuyang nagtitraining sa Maynila. Ito ay ang boksingerong sobrang bagsek. Yan ay walang iba kundi si Miel Fajardo. Paano ba namang hindi magiging mabagsek ang Pinoy na ito? Siya ay may record breaking na 10 seconds. Sa unang round ay napabagsak niya ang Thai boxer sa harap ng kababayan nito. Naging questionable pa nga ang official time. At mas naging mahaba pa nga ang paglakad nila patungo ibabaw ng lona at ang pagtawag na kanilang mga pangalan. Ngunit kahit ano pa man, ay malabo na atang masira ang record na naitala ni Miel Fajardo dahil sa bilis ng kanyang knockout win. Kaya panoorin natin at kayo na ang humusga kung ilang segundo nga ba talaga natapos ang laban. Nagbato lamang ng 3 suntok si Miel Fajardo, 2 jabs at ang mapanganib na left hook na tumapos kay Sawarut Jangthong ng Thailand. Ito ang pang-siyam na knockout win ni Miel Fajardo sa kanyang 10 panalo. Bago ang laban na ito, taong 2007 ng Hunyo, ang fastest knockout win noon ay hawak ni Phil Williams. Tinapos niya ang laban kontra kay Brandon Burke sa loob ng 10 seconds. And a heck of a looking ring attire, and we're underway. Here we go. Oh! Got him right out of the gate! The fastest knockout I've ever seen in my life! My. He's not gonna make it! Sa inyong napanood, ilang segundo nga ba nagwakas ang laban? At sobrang bagsik ni Miel Fajardo, ultimo isang undefeated na Argentinian fighter na may kartadang 17 wins at walang katalo-talo, ay hindi nakaligtas sa halimaw ng Agusan del Sur na si Miel Fajardo. At dito muling lumabas ng bansa ang ating kababayan para sagupain ang El Avion na si Agustin Mauro Gauto. Sila ay undercard ng exhibition bout ni na Maidana kontra Cabrera. So here we go, this one's scheduled for 8 rounds in the light flyweight division. Gauto in the red and white over in the red corner. Sa bakbakang ito, walang nag-aakala sa sasapitin ng undefeated Argentinian fighter. Sa unang bahagi ng laban, ay naging kalmado ang malaliyon na si Miel Fajardo, na tila pinapadama lang si Agustin Gauto.
pink with the eyes running to the belly. Not that much jab to the head. At dito mapapansin, nadinig na dinig ang bawat bigwas na pinapakawala ni Miel Fajardo. Left hook there, didn't he, as well with the second attack. I think he might feel he's hurting with one of those body shots because he's really getting on him here for Harlow. To go down to the one he bent there. Left hook comes to the head with his leg. His hands go, but he switches together well. Sa pagdapo ng mga gloves ni Fajardo kay Gauto, ay parang pokpok ng kahoy ang maririnig sa lakas ng mga binibitawang suntok. Kaya sa unang round pa lang, tihaya agad ang Argentinian. Nakaligtas man sa unang round, ngunit dito sa susunod. Dito na nagpa siya si Fajardo, magpaulan ng nag-aapoy na mga left hooks. Sa pangalawang pagkakataon, bagsak ulit si Gauto. At dito na nag-isip-isip ng malalim ang referee kung ititigil na ang laban. What's the referee doing? The referee's giving him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed. And then he was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there. Touches down with the glove again and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been over 4 knockdowns in this round. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40. Remaining in round 2. Oh, it's shot. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. He goes down to his knees. More an exhaustion than anything else, but the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were there. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there, the referee jumps in, and that's a good decision. Ulit sa pangatlong pagkakataon, wala nang rason na hindi ititigil ang laban. Dito na nagwagi ang silent assassin ng Agusan del Sur na si Miel Fajardo via TKO sa round number 2.